As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, then that your joy might be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Pray, Lord, at salamat sa mga salita ng Panginoon na believing sa nag-aaralan namin, especially tapos ng ordination, Panginoon, na itibigyan mo namin ang mga bayon. Salamat sa kaputihan, ang matapatan. Nakita ko po sa aking buhay na Panginoon, dahil po yung matapat nga po, Lord, at kayo po rin magbibigay ng biyaya, Panginoon. Kayo po mag-equip, kayo po yung magbibigay ng paraan at paano kayo makapagbibig sa inyo na itibigyan mo namin yung mga bayon. Para sa ordination, Panginoon, kung saan ako pinili at ang dapat natin gawin. Kaya mga dati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga muna po. Muna po sa lahat. Title po nito is Chosen and Ordained. Chosen and Ordained. Tagalog ay pinili at pinalaga. Parang gano'n na. Parang po sa pinas-basa. Generic yun eh. So, makakaya kasi tayong Bible verse dito, kaya baka hanggang mahapon ko, try lang natin, no? Subtitle ito, We Are Called in the Ministry to be Fruitful. So, sino dito ang maraming magkakapatid? Sina Regine, ilan kayo? Ilan kayo magkakapatid? Anim, di ba? Sino ang marami dito? Sino yung... Ilan ka marami? Parang yan. Ilan kayo? Anim din. Ayan ang pinakam. Eh, dalawa lang ito mga ito eh. Ilan ka, dapat. Okay. So yun yung sa pag-anak, no? Pero ang sabihin ng fruits, yun yung mahilig sa bunga dito. Masarap yung mga fruits, di ba? Alam mo ba't masarap yan? Alam mo ba't masarap yung fruits? May fruit ba na hindi masarap? Sino? Lemon. Gusto yan? Lemon. Kasi panlasa ng iba, gusto yan. Chesa. Okay, chesa. Ay, hindi ko rin gusto yan. Pero parang, ano, glass. Pero karamihan yan, masarap. Bakit? Eh, yung ano para kainin yung mga hayop, para maitanim yung kumlahan na naman, yung buto, di ba? Kaya karamihan, masarap. So, gusto natin yan. Yung iba nga, purpukas na lang gusto, hindi naman tama yan. Pero tayo ay dapat maging fruitful. So nakita ba yung polo? Isa lang yung bunga. Yung iba nga, walang bunga eh, meron. Kaya pag hindi magiging na taniman, di ba? Pero gusto natin, kung kukumpara tayo sa puno, mabunga tayo. So yung isa lang, isa sa isang taon, ilan lang ang bunga, ano yun? Lugi ka doon. Yeah, paupahan mo na lang yung lupa. So gusto natin, ha? Yan ang picture dito. At actually, yung pinaka-puno na tinutukoy dito, yung vine. Alam ko ba yun? Grapes? Sino gusto ng grapes? Mahal yan, di ba? Minsan lang tayo isang taon na may isang gusto namin. Sarap nga yun, kaso mahal eh, di ba? Kasi hindi tayo ganun. Muro sa atin, mangga. Pagano, season. Pero gusto natin yan. So anyway, ano yung sabihin ng ordain? Nabalikan natin mamaya yung bunga bago tayo magutom. Ordain, ang sabihin nga is to invest officially as by the laying of hands. Okay? So parang ceremonial, nakita nyo nung Friday kung nakasama kayo. Kung hindi, nasa ano kasi private group eh.
Ito yung mga picture, di ba, sa ano natin? Sa ating group chat. With ministerial or priestly authority. Okay, so parang yung authority na meron sila, yung mga nag-lay hands, pinapasa sa'yo. Ganun po yung sabihin nun. So, ceremonya lang po yun, pero again, lahat ng pinipicture nun ay meron ding symbolism nga. Ito yung symbolize na pero yung totoong parang ginagawa natin sa Hebrews, ibig sabihin nun, ganun. So, ibig sabihin, pumapayag sila, nag-pray nila ako, di ba? Nakita nyo, lahat saan doon. So, medyo natagalan nga. Ang bigat pala, pag nakayang lohod ka, di ako lumulog mo na rin. Kaya ako ng ganyan eh. Hindi ko na magandaan. Anyway, pero yung po yun ha, nasabi pa dito, number two, definition, to establish or order by appointment, degree or law. O yun na. Sabihin na, ipag-uutos. Okay, ganito, simula ngayon. Ganito ang gagawin mo. Ikaw na yung ambassador. Parang ganun. Depende kung anong sakaya point. Okay? So, ngayon tingnan natin sa Bible mismo yung marami kasi to pero skip natin yung iba. Hindi ko na-trimin kasi napakarami. Iyano lang natin dito. Daanan natin lahat. Okay, na sana ano yan. Ano ba ito? Okay, tama ito. So, sa Numbers, sabi nyo tayo, this continual burnt offering. Tinutuluan sila ng Panginoon through Moses na magkakaroon nga sila ng offering. So, napagkakaroon sa Hebrews yan, di ba? Ino-offer yung mga hayo para mapatawad yung kasalanan ng mga tao. Yung pinipicture nun. Kasi sabi nyo, which was ordained in Mount Sinai for a sweet savor, a sacrifice made by fire to the Lord. So, yung inutos daw sa kanila na gawin nyo to, gawin nyo yan, ang tawag doon is ordination. Inutos yun ng Diyos. Okay? Gagawin nyo to ha. Okay. So, gawin nyo, sabi naman dito, ito na yung negative kasi ito kalaban si Jeroboam ha. So, dapat sundin natin ordination ng Diyos. Pero yung ibang mga lawalaw, baliktad. No? So, sa ordination, dapat banal, ano ba, maayos, galang-galang, di ba? Ganun din, pag pinakasal, ano pa. Hindi binabastos, di ba? Si Jeroboam, yung kalaban ng Diyos, nag-ordain siya ng feast at saka yung mga priest na hindi naman mga priest. Ganun po yan. Okay, hindi binabasahin lahat dyan. So, pag sinabing ordain, itinalaga. Diyan ka na. Okay, pwede yung negative, pwede yung positive. So, positive, pag nag-ordain yung Diyos, kaya godly people. Pag negative naman, kung sino-sino lang, kaya kalaking dami religion, di ba? Nagkakaka kayo. Lahat sila may Bible lang, may ano din. Pero, anyway, yung tayo sa ano, ordain. Pero naman, sa 1 Corinthians 79, also I will ordain a place for my people Israel and I will plant them and they shall dwell in their place and shall be moved no more. Neither shall the children of wickedness waste them anymore as at the beginning. So, itatalaga daw niya, pangako ito sa Israel, no, na itatanim sila at di na sila maalis doon. Okay? So, yun ang isa yung ordain. Ano pa? Kaya ka rin na nakakalaban. No? So, naman, medyo practical na pigay. Sabi niya, Ezekiel commanded to offer the burnt offering upon the altar. And when the burnt offering began, the song of the Lord began also with instruments as with the instruments ordained by David, the king of Israel. So, nung panahon ni David, sinabi niya, ito yung mga gagamitin niyo ang instruments. Dahil sinabi niyo na yun, yun na yun. Wala nang, di ba? Wala nang magbabago nun. Kasi inood din na doon na yun. Hindi yan ba? Kaya ba sa inyo ba? Ito, maganda. Psalms 8:2. Sabi, out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies that thou mightest steal the enemy and the avenger. So, medyo talinaga siya, no? Yung ginamit daw ng Diyos, yung mga bata, actually, kinuto sa New Testament. Okay? Sino yung pinapahinga ng Diyos? Yung mga matanda, yung mga bata? Depende.
Kaya madalas pa yung mga matanda kasi siya nakakalap naman yun. Kasi sabi dito, pero pag pati mga bata, marunong magpuri sa Diyos, ano yung sabihin nyo? Ibig sabihin talaga natutuwa katulad nyo. Amen? Isa na kayo, lumaki kayo, bata pa kayo, hindi nyo makakalimutan yung mga pagkakalan nyo. Pinatutunan yung salita ng Diyos. Ang pangit naman, nandito nga kayo kasi may iniisip nyo, yung ginagawa nyo. Ano mangyayari doon? Palagay mo rin, ano mangyayari doon? Maganda ba? Hindi ka naginig sa Diyos, maganda ba mangyayari? Hindi. Alala ko tuloy yung, alam niyo ba yung founder ng Satanism? Alam niyo Satanista? Alaban ng Diyos yun. So, Kristiyano dati yun. Ayan, ganyan atin natin sa church. Pianista pa nga doon, music ministry. Eh dahil lang tinignan niya, hindi siya tumingin sa Diyos, tumingin sa tao. Nakita niya yung mga tao, mga dahil hipokrito dito. Ah. Bandang uli, yun, di siya natuto, baliktad. Naging kalaban siya, kalaban ng Diyos. So, yung ganun lagi yan eh. Papansin niyo ba? Yung kapag-aaral natin, magpino ka, may kilala mo ang Diyos, magpapalaya ng Diyos. Pag hindi, anak ka pa ng pasto, namin natin ganun. Kaya pinagpala kayo ng Diyos, sinayang mo lang. Anong gagawin siya ng Diyos? Mas malala ka pa dun sa ano? Minsan, sa nakakilala sa hindi nakakilala sa Diyos. Kasi nakakilala sa Diyos, tapos binaboy mo, di ba? So ganun po yung, actually, yung mga nagiging reprobate, ganun po. Alam nila yung totoo, binastas ko lang Diyos. So, mag-ingat kayo doon. Anyway, kaya ang nasabi yun ay sa mga bata, no? Out of the mouth of babes. Ano pa? Ito naman. Isa mga nagalaman sa theology, di ba? Yung paano malaman na may Diyos. At syempre, may ginawa ang Diyos. Ay, hindi kaya gawin ng tao. Isa yun, di ba? Kaya sabi ito, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Sino ba naglagay dyan? Ang Diyos. Kahit ngayon, pinag-aaralan nila. Bakit hindi nagkaka... Bakit hindi yung moon umalis na sa orbit niya? Paano nangyari na ano? Sumakto? Pinag-aaralan mo, may batas sa physics na hindi pwede. Di ba may umiikot dito? Tapos may, ano, ma-attack lang ng gravity, tapos maka-capture na ng gravity. Imposible yun, alam ko ba yun? Nakalimutan ko lang yung batas sa physics, pero hindi pwede ma-capture yun, tapos kasi yun, so, doon pa lang eh, ang Diyos ang nag-ordain. Yung sabihin, kaya ang ayos ng ano yan, ng sanlibutan, dahil ang Diyos ang nag-talaga. Yung araw, laging sisikap, yung buwan, yung stars, yung tubig, gagawin niya, yung bagyo, kakaroon ng bagyo, pero mawala lang ulit, di ba? Diniligan lang yung lupa. Ang Diyos ang nag-ordain yung perfect na perfect yan. Nakikita niyo siya ng ordination, ng ordain, tinalaga. Laktawan natin iba. Pero ito, kilala niyo si Joseph? Sinong nakakilala ni Joseph? Yan, si Joseph. This year ordained Joseph for testimony when he went out to the land of Egypt where I heard a language that I understood not. Okay? Dami pa nito. Ito, maganda. Lord, thou wilt ordain peace for us. For thou also hast wrought all our works in us. So, sino dito may kapayapaan niya? Kapansin yung taong walang kapayapaan, mahirap yung dati sa church. Pero depende rin kung, alam mo na, napagod na, di ba? So, wala akong kapayapaan sa buhay ko, subukan ko naman ng Diyos. Yun, pwede rin yun. Pero ang kapayapaan, hindi yan makikita sa ibang bagay. Amen? Kasi sa fruit of the Spirit, di ba? Alam nyo? So, Lord, thou wilt ordain peace for us. So, ganun din sa... Alam nyo bakit mga gulo sa Afghanistan? Eh, mga extremist yung ano dun eh. Mga Islam. Sa Indonesia, kahit na paano, natuluan yun eh. Established yan ng mga sa West din eh. Di ba? Sa Saudi, kahit pa paano. Ay pagtulungan sila sa mga Kristiyano. Nakita nila, eh, ba't tayo papatayan? Di ba, train na lang tayo? Di ba?
may oil sila, hindi naman nila kayang kukain. Di umiisa ng tulong sa mga magaling. Na okay na, di party-party sila, ganun dapat, di patayan na pag ganun. Eh, Islam sila eh, yung mga Taliban yan, sila yung talagang ano, sinusunog nila yung Quran. Kaya ang gulo doon. Natatapos na ng gulo doon, gulo na naman. Inaayos na sila ng US, kira ayaw pa rin nila. Mga korup yung tao eh, di iniwanan sila. Alam ka naman gastos, alam nyo ngayon ang gastosan, di ba? Kaya sabi nito, yung kaya umapayapa ang isang lugar, pinagpala ng Diyos yan. Okay? So, ganun yan, sa, kahit sa bahay nyo, sa tahanan nyo, pag lumapit nyo, salamat, andito kayo, amen? Pag lumapit kayo sa Diyos, nagtiwala kayo sa Diyos yung bahay nyo. Kung di man maguluman yung bahay nyo dati, yung establish yung bahay nyo, yung mga bata, di ba, mag-aasawa kayo, kilalanin nyo yung Diyos sa buhay nyo, amen? Apply nyo yung sinasabi niya. Parang di kung sakali magulo yung dati nyo, yung kapitbahay nyo, yung dami. Yun yung gayahin. Ano pa? Kung tayo sa, no, sa New Testament. Yung sabihin. Diyan, sa mga pastor. Ito, sa kaligtasan naman. Okay, sa Acts 13:48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believed. So, sino na lang pala tayo? Yung mga pinili na rin ng Diyos. Okay? Na inordinate, sabihin. Kasi nga, na lang pala tayo sila sa Diyos. Okay? So, sila ay na-establish sa pananampalataya. Ito na, sasabi sa mga pastor naman, sabi dito, and when they had obtained them elders, okay, mga pastor, katulad nung ginawa sa atin ng Friday nga, inordinate na yun. So, sabi ko, kaya mo na yan. Hindi, bahala ka na dyan. Okay? Basically, ganoon yun eh. So, in-ordain na tayo dito. Salamat sa Panginoon. So, ngayon, malaya na tayo dito. Tayo ay kinalaga na. Okay? And then, ganun din dito. Sabi sa Acts 16:4, as they went to the cities, they delivered them to the priests for to eat that were ordained of the apostles and the elders which were at Jerusalem. So, nanggaling ang church at Jerusalem. So, mga sumusunod sa lingkod, yung mga lingkod nito, sumusunod din, nag-implant sila ng churches, nag-implant sila ng churches. Pero, kumuha sila ng authority sa Jerusalem, kasi ganun yun eh. Kaya natatawa tayo sa mga ito, mga ibang mga fellowship born again, at tinanong mo yan, saan kayo nanggaling? Nako, binakabahan na yan, kasi nasagot na lang yan ng ano, ah, basta, naisip namin yung church. Church din kami. Pwede ba yun? Naisipan mo, saan mo mag-gabi? Saan mo tungunin yung authority, yung mga aral na tama? Wala kang tinitingal ang pastor na nagtanim. Di pwede yun. Kung mayabang gumagabi, maraming gano'n. Nandinaw nun, ha? May inuto sa kanila yung pastor, inunod nila. Tama lang naman yun, eh. So, ito ba? Ito, ganis, sikat na lang, sabi dito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Sa Tagalog, kaya katulad niya, may barangay, may mayor, may susunod tayo sa mga bagay na sinasabi nila, hanggat hindi sumusuway sa kalooban ng Diyos. Okay? Sinabi, maglinis kayo, kailangan ng permit para tayo ng bahay, mga ganyan. Sige, sunod lang. Eh sabi siya, ang Diyos ang naglagay dyan. Nag-ordain. Ibig sabihin, ang Diyos ang talaga yan eh. Para sa kaayusan din natin. Amen? Sunod tayo dyan. Ano pa? Dami natin makita, no? Basta basically, pag sinabi ordain, tinalaga. So, yun pa yung mga yan. Ito naman, 1 Timothy 2:7, where unto, si Paul to, I am ordained as a preacher. So, na-ordained kasi Paul, hindi siya pastor eh, pero ang dami yung ginagawa na trabaho ng pastor. Okay, kakaiba si Paul eh. As an apostle, I speak the truth in Christ, I dine a teacher of the Gentiles in faith and verity. Okay, so in-ordained kahit si Paul, kung alam niyo yung kwento nung natapos natin yung Acts, yun ang ginawa sa kanya, di ba?
Yung tanong sa akin doon eh. Parang sa reordination, hindi ko alam. Pero alam ko, kailangan yun. Sumak pa naman yung sagot ko. Kasi hinahanapan lagi ako ng verse, doon ako wala eh. Pero ito pala, pwede, no? So, inordain siya, tapos gagawin na nila yung gawain ng Diyos. Ngayon, hindi yung sa tawag nila doon sa putok sa buho, tawag nila. Anong galing church yun? Basta naisipan na yung mag-church. Last na lang, ito na lang. For this cause, si Paul pa nila salita, I left thee in Crete. So si Titus, iniiwan niya sa Crete. That thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city as I had appointed you. So inutusan siya na mag-ordain ng mga pastor. So yung sabihin na nung ordain, yung sabihin ay nagtatalaga. So bago mo magtalaga, pinag-aralan yun, sinubukan na yun, subok na lang pa dyan, amen? So pag-aralan kayong umaga, bakit tayo, okay, ano yung ginawa sa atin, bakit tayo pinili at inordain? Okay? We are chosen and ordained in the ministry. Bakit? So number one, apat lang po ito, no? Number one, balik tayo sa ating text. Sabi mo dyan, I am the blue vine, si Jesus, and my father is the husbandman. Husbandman yung nagtatanim. Ang farmer. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch he beareth that beareth fruit, he purgeth, that it may bring forth more fruit. So, sino yung tatanim dito? Hira sa atin na kayo, no? Dati, yung mga probinsya. So, ako, nakikitanim tayo ako dyan. Sa tatagalogin ko, ha, sabi dito, si Jesus yung vine. Ang nagtatanim, yung nagpapalago, yung Ama. Okay? Ganito daw, pag hindi ka na nagbubunga, anong gagawin siya? Aalisin ka. Mamaya, sasabihin sa verse 6, susunugin. Sino gusto sunugin dito? Hindi pierno yan, ha? Ito yung sinasabi ko naman, yung iba, mga, ano, pag hindi ka lang, anak ka na ng Diyos, mapunta ka pa sa impyerno. Hindi yung context lang, ang pinag-usapin ko, mga anak na ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, syempre, nakadikit ka kay Jesus. Doon ka nagsimula, anak ka ng Diyos, eh. Pero pag ikaw daw, hindi nagbubunga, tatamad-tamad ka, hindi ka nagbabasa, hindi ka aaten. Ano ba? Andito ka na, hindi ka pa makikinig. Hindi ka aaten, hindi ka minsan absent. Hindi makikinig. Hindi magbabasa, hindi mag-pray. Hindi ka gusto learning, hindi mag-participate, minsan-minsan lang. At pag talagang, wala na, wala na bunga akong makita dito. Kung Kristiyano to, ang tagal lang Kristiyano, wala. Ayaw eh. Pero ligtas. Ang nakakalungkot, walang ginagawa, walang bunga. Hindi lumalago. Eh, hindi nakaka-akay ng kaluluwa. Hindi malang nabimbless yung ibang tao sa'yo. Kasi nga, hindi ka makita ng ano, maayos eh. Eh, ano daw gagawin sa'yo? Tatanggalin ka. Eh, ayaw ko sa atin dito, dati pinapalam na natin later, hindi na, mahala ka na, ayaw mo eh. Ah, yung gusto yun, papag-usapan kita. Diba? Please, patid ka na sa church. Hindi pwede yun. Amen? Pero pag ikaw tayo nagbubunga, kunwari lang ha, kunwari si Stephen. Ano? Ay, lagi na si Stephen eh. Ano naman? Kunwari si Ezekiel. Ikaw na, dalawang halaman. Si Ezekiel, saka si Taffy. Ito, walang bunga. Asan na ako? Sige, ano pa? Subukan pa natin kung ilang taon. Ayaw talaga. Ano nga? Gawin ko na. Ang vine lang pala ito. Di po na. Okay? Nasa isang puno tayo. Kasi yung vine. Itong branch na ito, katulad dyan. Pinuputol ko yung iba dyan kasi bukod sa itong ano yung atis. Ayaw ko na kasi yan eh. So, kaya na ayos yung bubuk. Kung puputolin ka na, gusto ko ba yun? Eh, pero ito, ang lagu nito, gagawin ko dyan. Kung putol-putolan ko rin, gawin yung mga ano lang. Para lalo siyang gumanda yung tubo niya. Diba? So, kung sino panalo doon? Diba ikaw din, pag ikaw ay mabunga. So, ngayon may mga bata pa kayo sa pananampalataya, hindi naman nag-expect sa inyo yung pastor na napakalag mo na. Diba? Bibigay na ako ng tight sagan. Maganda yun. Kaso kayo, wala kayong pabaw. Diba? Kaya ang gagawin nyo, sumasama sa luling yan. Okay na yan. Pray!
Nakakalimutan niya magbasa ng Bible. Kasi nagtuturo ako dito, hindi niya binabasa pag uwi niyo. Ang ganda niya pag tinuro dito, babasahin niyo pa yung palayon. Ako, doon ako lumago kasi nga, hindi pwedeng dito ka lang makinig. Minsan, pastor, napapakwento dito, meron sa side. Dito, hindi mo binasa yung mismong text. Nahirapan ka. Ngayon, tsaka pag ikaw lang nagbabasa, babalik-balik kami, di ba? So, ganun po, para magbuna tayo. So, ulitin ko ha, kaya point number one, bakit tayo inordain, bakit tayo pinili ng Diyos? Saan tayo pinili siya sa ministry? Bakit tayo pinili para number one, to bear fruit? Sa Tagalog, mamunga! Kung sinabi mamunga sa mga Kristiyano, ibig sabihin, lumago, ano yun? Ano bang bunga ng Kristiyano? Hindi Kristiyano din. Ganun yun. So ngayon, itong mga bata, bata pa kasi pananampalataya, ang bunga nyo lang, yung sabi sa fruit of the Spirit, di ba? Love, peace, long-suffering, gentleness, kindness, temperance. Yun yun, kaya pag ngayon dito, nag-church, tapos yung asal, hindi maka-church, di ba? Minapagalitan natin. Ayaw talaga, hanggang umalis. Kasi, di ba? May mga umari dati ganun dito eh. Hindi nga tayo makatagal eh. Wanda ko na, siguro nagsawa na may miligay, di ba? Isa ng lahat ng pagalitan. Huwag ka na umatid. O di, ganun talaga yun. Namimili tayo. Hindi tayo sinasakal dito para mag-church. Pinili mo yung tama, pagpapalaan ka. Pag hindi ka sumunod, di mo binago yung ano mo, ikaw talo. Okay? Ganyan sinasabi dito. So, bakit tayo pinili para magbunga? At magandang bunga, maganda, tuloy-tuloy, magandang bunga. Mayroon din isang bunga na, nakita pa yung bunga hindi maganda, di ba? So, hindi maganda yung puno. Yung ba, maliliit. Ang liit naman dito. Hindi ka makaari ng marami, kulang pa. Nakuhunan. Pero yung mga kape daw dito sa Batangas, malalaki daw yun. Talagang kinultivate yan. Wala ako. Nangalag ko yan kasi sarap eh. Ano pa? So sana ganun tayo. Imagine yung sarili nyo, nagbubunga kayo una yan sa knowledge muna. Diyan mag-umpisyan. Pag kayo nag-minister na din, puhunan nyo yung mga nabasa nyo. Okay? Mga natutunan nyo. Mag-observe kayo ng maayos. Kaya iba, hindi natututok. Sabi ko sa inyo, ako, hindi ako na-train masyado kasi hindi ako gusto mong gusto eh. Yung mga ganyan eh. Kaya nag-observe ako. Diba? Inoobserve ko, inaaral ko na pala yung sakaling ano, ganyan. Kaya sabi ni Pastor, pwede na rin ito. Pero much better kung kayo na yung sumusunod tapos nag-observe. Kaya magbunga na magbunga. And then, ang kabaliktaran na nun, nabanggit ko na kanina, bakunta sa 6. Sabi dito. Kayo magpunsa, ready ko. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Okay, so ayaw mong, di ba, ayaw mong i-check ko yan, di ba? Ititiwalag ka. Wala kang ano ha, wala ka talaga. Nakakagulo ka pa. Sige, hindi ka pwede dito. Ganun po yun. Tsaka kaya yung iba dyan ha, pag tiniwalag ka sa church, ang hirap makabalik niyan. Again, kaya dinidisiplina para magtino. Pero pag ikaw yung nag-decide, ayoko na, wala kang tiwala sa Diyos, pinagalitan ka, feeling mo, binaliwala ka na kahit sinasabi sa'yo, magtino ka lang eh, mag-uwi mo yung mali mo. Tapos talaga umayo ka na, yun, sunod ka. Maraming mga Kristiyanong ganun. Marami. Ang lungkot ng buhay. Namumuhay sila para mga unbeliever. Tapos, magkukwento, na-miss ko yung dating ganyan. Anong gagawin mo? Ba't di ka magpatuloy? Yung ba, tanda na, tumanda na sa Diyos, yung maganda. Ay, di ka umaman, ayamanan mo sa langit na. Isa naman makisama ka dyan sa libutan na hindi ka masaya, kasi iligtas ka eh. Tapos nasa libutan nga. Amen? So, burn. Cast them into the fire. Wala na silbi talaga. Hindi na nakabalik. Amen? Kasi tayo sa mga verses na naman, hindi ko talaga matapos to. Sabi dito sa Genesis 1:22, dito sa mga, ibig sabihin ng fruitful, ibig sabihin mabunga.
Sinabi sa mga tao, God bless them, Genesis 1:22, kay Adam and Eve, sabi, saying, be fruitful and multiply and fill the waters and the seas and let the fowl multiply in the earth. So gusto ng Diyos yan, plano niya yan, ha? Ang puno magbunga, yun ang design nun. Pag hindi nagbubunga yan, pangit, alam ko tayo, nagsasayang yan lang yan, ng space at saka ng nutrients, lupa. Ganun din minsan sa church, di ba? Bilang po yung ukuan nyo. Okay? So, kung may ukuan tayo na, napuno tayo dito, tapos yung lima, hindi naman nakikinig. Isa yung space, di ba? Sana may umupo na lang dyan na iba na makikinig. At later, gagamitin ng Diyos. Entendin nyo ba yun? Atinan nyo yung ukuan nyo. Sabihin nyo sa ukuan nyo, sayang ka ba? Nagaya ako sa mga ano. Sana ganun, pag umupo kayo dyan, yun tayo lagi yung ganito, di ba? So makinig. Be fruitful and multiply. And then, dahil pa dito sa Genesis 1:28, and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply. Paulit-ulit. Kasi yun ang gusto ng Diyos, nag-multiply, fruitful. Yung tayo sa iba, no? Sa kay Noah, sabi, God bless Noah and his sons. Alam niyo kay Noah, di ba? Pinatay ng Diyos, halos lahat ng tao, nag-uisip din siya eh. Ganun po yun eh. Yung mga tao ngayon, di na naniniwala ng ganun. Diyos daw, napakabait ng Diyos, Opla. Sabi sa Bible, pinatay niya lahat. At tiwala siya ng walo, di ba? Kaya 40 na nila, ano na commandment sa kanila? Eh, di be fruitful and multiply. So, ganun din po tayo, no? Kaya ako, binib ako doon sa gusto ko tayo mga Kristiyano. Magparami tayo, hindi yung isa lang anak mo, ganyan. Kasi mga Muslim, nagpaparami. Diba? Apat asawa nun eh. So, hindi mo kailangan asawa ng apat at is yung gawin mo lang yung dapat mong gawin. Tapos, tulungan mo, yun. Pag hindi mo tinuruan, sawan din yan. Amen? So, marami ng anak, at least, ganyan, tatlo, apat, lima, tulungan mo lahat. Kaya ano tuwa sa iba sa iyo, kaya wala magulog yun, sinama kayo dito, di ba? Kaya kung maganda, sila din. Yan talagang dapat. Kung hindi man, again, dyan na nga kayo, makinig na rin. Amen? So, sana ako, yung binasa ko. Kay Noah, di ba? And then, ito yung mga pangako sa kanila. Ang blessing lagi sa kanila is ganda pa ulit-ulit. Hindi ko na nabasa yun, di ba? Sa Leviticus 26:9. For I will have respect unto you and make you fruitful and multiply you and establish you my covenant with you. So laging gano'n kasama yung sa pangako ng Diyos na ang pinagpala sa kanila, dumadami sila. So again, hindi lang tayo sa karnal, di ba? Alam na natin, maganda yung maraming anak. Spiritually, ano yung maganda doon? Dapat. Soul winner ka, di ba? Tapos pag na-win mo, i-disciple mo yan. Tutuluan mo, hindi basta naligtas ka, bahala ka sa buhay mo. Akalin mo sa church. Kasi maganda yung ligtas ka, kaso kung wala, anong ginagawa mo? Ligtas na ako, hindi ka nag-ipon ng reward sa langit, sayang. Amen? Pag ligtas ka na, saan ka mag-ipon ng reward? Sa church. Sa church ka matututo, doon ka mag-participate, doon ka maglilingkod, doon ka mag-ipon ng reward. Amen? So, ayun po yun. So, number two. Number one, dahil tayo inordain at pinili ng Diyos para tayo maging fruitful. To bear fruit. Number two, sabi dito, after niya sabihin lahat yun, nagbubunga na tayo, pasal yung bunga. Eh, bakit niya kailangan maraming bunga? Ba't di na lang konti? Sabi dito, herein is my Father glorified. Pag tayo daw, dami nating bunga, matured lahat. Nag-mature ka, hindi ka nang gano'n. Nakita mo yung tao pandak. Pandak dito, no? Nakakalungkot yun eh. Pinapakain mo, hindi lumalaki. Diba? Gusto yung puno, lumaki. Ang Diyos daw, gusto yun. Ano kaya nga ito? Imagine mo, ikaw yung ano, may ari ng, diba? Nagtatanim ka, tapos hindi lumalaki. Nakakaasar. Diba? Kunti yung bunga. Gusto mo, pag-iayon mo. Maraming bunga, ikaw ay natutuwa. Di ba? Yun ang sabi ng glorify. Natutuwa at sumasaya at nagbubunyi. Ay, salamat! Ang Diyos naman, Diyos na siya, kahit ano mangyari. Pero gusto niya, yung mga tinuruan niya, yung mga niligtas niya,
Okay? Maglingkod sa kanya, lumabo, malino, magtino. Amen? Sa mundo natin ngayon, parang ano eh, parang may novelty tayo eh. Pero kasi ang dami pa rin naman dyan, yun ba, magayaya. Pero okay na rin. Pero ang dami pa rin loko-loko, di ba? Pag gano'n, no? Pag sa online, ang panukuhan, ang dami, million views! Sumayaw lang siya, no? Buti ngayon, laos na siya, di ba? Ang dami, mga kalokohan. Yung mga video natin, wala na hinginig. Kahit pulong-pulong walang ano to, salita ng Diyos. Pero anyway, at least sabihin pa kayo, amen? Kaya i-view niyo ako dito. Amen. Makinig at i-apply, amen? Magbunga tayo at yun ay tuwa-tuwa po ang Diyos doon. Inaisip mo, anong, paano ka makatuwa ang Diyos? Diba, napakababaw mag-church. Okay na rin yun. Nagpisa, amen? Pero imagine mo ito, ikaw na rin yung nag-praise, mag-usoluhin ka, may naligtas dito, may naligtas dyan. Tuwa-tuwa ang Diyos, amen? Sabi niya, gusto niya lahat maligtas eh. Kung pwede lang. Ito mga kalaban natin mga kulto, minulungan mo sila, binibilog sila, sinisira yung doktrina natin. Ano mangyayari? Ang dami hindi naliligtas ngayon. Amen? Dami! Dahil naluloko. Lalo pakiram sila dyan, pag tinanong yung katakot, eh, bahala na ang Diyos. Gagawin ko na lang, susubukan ko yung kaya ko. Naligtas ako, nalaman. Kung hindi, eh, sige, wala. Okay, nagsasasabi mo. Impiyon ko yun. Hindi yung sinatsamba ng langit. Pero ganun na yung attitude ng marami kasi naloko na sila. Amen? Kaya ang tindi ng trabaho natin, naka-overwhelm. And anyway, pag marami naligtas ang Diyos, masaya. Okay, sabi rin sa sinabi rin kanina dyan, di ba? Ang Diyos yung Panginoon, yung vine, mas gusto nyo maraming branches, marami yung bunga, masaya siya doon. Okay? Number 3. Kusin na natin. Baka mag-regulation tayo mamaya. Verse 7. Bakit tayo in-ordain? So, isa sa mga bagay na ayan. Hello. Mike says. Hello. Hello ko pa yung x-ray. Hello. Number 3. Bakit tayo pinili? So nabanggit ko last time sa inyo, di ba? Hindi basta-basta pwede maging member church natin, di ba? Ayaw natin yung mga ayaw sumunod, kaya yun, yung bulyawan natin, para matuto. Namili silang ayaw nila, di ayaw nila sa kanila, ganun lang yun eh. Pinipili po yan, kaya nung Friday nga, talagang ginisa ako eh. Kasi gusto nila, yung isesend nila, maayos. Kasi kasama na rin sila doon, nasa picture sila, nakuwipirma sila. Tapos si Pastor Riz, magkakalat. Sino talaga ordain dyan? Si Pastor dito, ay, bakit naman, di ba? Ganun po yun eh. Ang Panginoon, ganun din. Okay, kaya ang gusto niya, number verse 7, sabi dito, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So doon sa panahon, sa, kaya meron tayong kantang he abides, di ba? Sino paborito yun? He abides. So number 3, bakit tayo pinili? Para tayo ay manatili. Di ba? Pili-pili ka na eh. So kaya yung mga ayaw dito, ayaw din natin sa kanila. Ayaw natin ng ayaw sa salita ng Diyos. Ayaw masyadong na, full Bible naman niya, wala ba niyang kakakan? Ayaw din natin sa kanila, di ba? Kasi natin yung gusto rin nila, yung salita ng Diyos. Excited sila pag natututo sila sa salita ng Diyos. Yun ang gusto natin. Yung tayo eh, di ba? Yung gusto natin, yung ginagawa natin. Kaya we need to abide. Pag ikaw in-ordain ka, tapos nag-quit ka lang, eh, sinubukan ko lang maging pastor eh.
Mahirap pala. Alam ko, ayaman ako, hindi pala ako nag-quit. Pangit, maraming gumagawa. Sabi nga sa inyo, dyan, di ba? Wala na sila service dyan eh. Yung nilalaring kami, ganun. Sinubukan ko lang, pasto. Yung may opportunity sa labas. Ayaw ko naman, pasto. Mas mahalaga sa kanila yung personal nila. So, sayang. So, number three, we need to abide. Sabi kasi dyan sa verse 10, no? If ye keep, okay, parallel po yan ha, or synonym yan. Pag sinabing abide, nananatili. Pag sinabing keep, pinapanatili. So, ganun din yan. If ye keep my commandment, ye shall abide in my love. So, ang hirap, no, maglilingkod ka sa Diyos, hindi mo mahalang Diyos, hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Sinabi niya, makinig! Hindi ako mahal ng Diyos. Hindi mo alam yun, kasi hindi. Kinaikinig eh. Pinagpala yung iba, ako hindi. Kasi sumunod sila eh. Tumalino sila, ako hindi. Nakinig sila eh. Sumunod sila, amen? Yung sabi dito, kaya sila, mahal ng Diyos, pinagpala sila ng Diyos, eh sumunod sila. Pinanatili nila, sumunod sila, sinabi ng Diyos, gawin mo yan eh. Ganun yun. Amen? Amen. Natakot na yan, ano? Ganun lang pala eh. Okay. So, abide in His love. Abide in Him. Yung sabihin, hindi pwede yung sa mag-asawa naman. Ano ba yung mag-asawa na kating-kati sa iba? Eh, ayaw ko nito. Gusto ko iba naman. Iniwanan siya. Ay, hindi ako mahal. Palit mo na eh. Ano, artista? Ganun ang ano niya. Sino nanonood pa dito ng mga ganun? Panoorin niya kahit saan yan. Doon rin sila kahit sa income niya. Lahat ng kalokohan, doon sila magaling eh. Basta mga sikat, mga mainstream media. GCPN, yan. Okay, mga isira ako doon niyo dyan. Amen? TikTok, ano pa yan? Basta sumisikat, basta ang sinabi ko dito. Basta tinira natin, ibig sabihin, sir. Hindi na yun. Okay. Kaya maganda sa church eh. Yung advice na kailangan mo, makukuha mo agad. Kasi ikaw din dapat, panatilihin mo yung sumunod kayo sa Diyos. Diba? Pag hindi kayo sa katula, umaten kayo, ayaw mo na. Tapos may sinabi ako dito, hindi mo naintindihan. Hindi mo lang tuna, kasi wala ka dito eh. Basta kung di mo sinabi sa akin, online ng ano pang nga hanapin mo. Chinachat pa natin yung iba. Minsan, pag ayaw na sumagot talaga, may ibang isip na yun. Diba? Nakikita mo, sin. Nabasa yung chinat mo, pero hindi sumagot. Nakakalungkot, amen? Kaya sa Panginoon tayo mag-abide. So, isa na yung sa manifestation. Pag nag-abide ka sa church, malamang, gusto mo yung sa Panginoon. Kaya, nasabi ko sila last time, napansin ko ha, yung mga talagang umalis sa Baptist, mabuti man lang kung ang problema ko dahil. Ako, kumala, problema dito ako. Ay, nalalabuan ko sa akin. Lumipan ka sa isang Baptist din, sige. Kaya sa nakita ko ganyan, pag ayaw talaga sa Panginoon, ayaw sa Baptist, lilipat niya kung saan. Ayun na, pinatunayan mo lang kung anong gusto mo. Hindi Bible gusto mo, amen? Gusto mo sosyalan. Kaya po, number three, abide. So, last, verse 7. Wait natin sinabi kanina, no? So, nilagtawa natin. First part lang tayo kanina. Kaya sabi dito, yung huling part, sabi dyan, manatili ka sa akin, at ang salita ko, basa ka ng Bible, aral, turo, so meaning. Ano daw? May ano ba talo ba tayo? Ba yung anak ko, minsan ganyan sabi, ay, wala naman reward eh. Kaya siya, nire-reward din natin. Kaya sabi dito, and it shall be done unto you, sorry. Ye shall ask what you will. Pag ikaw daw, talagang na-establish ka na, parang halaman. Yung halaman, Lord, gusto mo magkabunga. Eh, palipat-lipat ka. Nakita mo yung halaman na palipat-lipat? Hindi lalago yun. Ang putol yung mga ugat doon, di ba? Patitin na yung ibang ugat. Pero may hirapan nga na tumubo at maglumago, di ba? So kayo ganun din, baka nag-aaral pa kayo ng iba dyan. Di ba? Ganun din ang iisip ko dati.
Kaya sinari yung matibay si nanay ito, may pastor dito eh. Dito tayo. Eh, sige. Yung pala, pag nagtatagal ka, doon ka nagbubunga, nag-uugat ka. Nakikita mo na, hindi lang salita ng Diyos, bisa yung fellowship din. Diyan mo i-apply yan eh. Alam mo yung iba kaya nakawala sa church, wala kang kaibigang maayos. Kasi hindi ka umaten. Pag-aaten ka dyan, nakala. Wala kayo dyan. Kung puntahin nyo, kasi ako yung magaling. Ako yung maganda dito. Okay. Sabi sa Bible, ikaw yung may pagkaibigan. At pag na-establish mo yung friendship sa mga manan, aalis ka pa ba dyan? Pag ikaw yung natisod, may tutulong sa'yo. Diba? Especially sa pastor, sabi, hindi mawawala yun. Pag yung pastor lang inaway mo, ano kaya dito? So you abide, amen? Sa church, sa salita ng Diyos. Pagkatapos doon, andyan yung masarap, aani ka na. Diba? Ay, tinanin ko yung kalamansi ko dyan, mabilis tumubo yung tomato eh. Yung inaasar ko doon, pag-aani na ako kasi tubig-tubig lang yun, tapos magkakaroon ako ng patatas, diba? Patatas. Kamatis. Masarap no, diba sa church, ganun din. Sabi dyan, humingi ka lang. Ano gusto mo, Rocky, sa buhay mo? Gusto mo bang maging addict? Gusto mo wala kang makain? Gusto mo ba yung ganun? Anong gusto mo sa buhay mo? Sige, yeah, hihiya kayo eh. Kayo mahiya. Ano? Hihiya kayo eh. Yung totoo, sa puso nyo. Nadine, anong gusto mo sa buhay? Ha? Maging chef. Bakit saan? Gusto mo lang magluto? Anong gusto mo? Pag nagluto ka ng maayos, gusto mo na? Walang bayad? Okay lang ba yun? Pag magaling ka, mayroong bayad. Magaling ka pa, matyaga ka pa, mas malaki bayad. Ganun yun. Hindi nyo ba yung isa kasi yung panahon natin naging plastic na tayo eh. Eh, tumalit ako doon ang natunan sa church yun eh. Si Pastor, ganun lang yung kwento niya. Pagpapala nun siya, ulit-ulit sa Bible yan, amen? Sino kayo nang pagpapala dito? Malis na kayo. Kasi yun, marunong pagpapala eh. Gusto nyo yan, amen? Eh, sa una, knowledge lang yan. Tataktan din. Pero later, darating din yan ang pagpapala ang material, amen? Sabi ko, anong gusto mo? Bahay, lupa, sasakyan, magandang asawa, maayos na anak, nanggalang ka, tao di yung magandang ka, iniiwasan ka na. Diba? Nanggalang, gusto kong kausapin, diba? Gusto ko siyang kausapin, pero ayaw niya kausapin. Kaya na-appreciate ko yung mga pastor, misa-misa lang naman usap no, kasi talagang nagtatagpo lang yung pag-importante. Pastor Padre, importante yung oras nun. Na binibigyan tayo ng oras. Amen? Lahat naman yan. Pero pag ikaw yung tambay sa kanto, diba, hindi ka hinahanap. Hinahanap ka lang pag ano. Nasaan na nga ba si ano? Ewan ko, baka tatay na something. Natawanan ka pa. Pero pag ikaw yung naaasahan ka, diba, yung salita mo, yung opinion mo, hanapin ka ng tao. Amen? Nagalang ka. So, mga pagpapala yan. So, ganun din yung obviously yung ano, diba? Sino bang gustong diba? Hindi ko inilalait ha. Kasi para lang makareflect kayo mga bata. Gusto nyo ba yung every umulan na lang babaha sa ano nyo? Diba? Hindi nyo gusto yun, diba? Isa yun sa mga magpapala ng Diyos. So ako, yun ha. I'm sure alam nyo yun, diba? Gusto nyo ba maayos yung tinitira nyo? Okay, diba? Kahit tumilin doon na okay lang, laro-laro lang kami ng anak ko. Ganun eh. Nung umulat ka ako, naglalaro lang kami siya na eh. Kasi pinapatay namin yung internet eh. Bumubulog eh. Gusto niyo ba yung ganun? O, di ba? So, kasi sa mga... O, si Pastor kasi nga, si Pastor. Hindi ako makarit masyado si Pastor. Lumak yun, mahirap talaga. Kaya pag in-encourage siya yung mga sa amin, yung tao namin. Ganun. Humingi kayo sa Diyos, amen? Hindi mo pride ka pa sa Diyos. Hindi ko kailangan yan.
Pag nagkasakit ka na, pag naggulo na ng pamilya mo, saka ka tatawag sa Diyos. Huwag, mas maganda, mas maaga, amen? Magawa, tapat ka na sa Diyos, humingan, magpakahambay ka sa Diyos, kailangan mo siya. Okay? Sabi dito, pag ikaw na, ay establish ka na, parang isang puno, humingi ka ng bunga, hindi ka nahihingi. Establish yun, parang yung mga iba, pag maganda yung trabaho, alam nyo pa yun? Kasi hindi nagtatrabaho yun, agad nyo nalang, ay, sweldo ulit. Diba? Sabi yung mga magdolo ko, gano'n, hiyabang eh. Ay, sumwento na ba? Hindi ko alam eh. Kasi hindi inaabang, kasi hindi pa kailangan eh. Hiyabang, diba? So, tadya ka, eh. Pero yun ang pagpapala ng Diyos, sabi siya, Pastor, gano'n din sinasabi nun. Sabi niya, ako na yung hinahabol ng blessing. Ano yung sabihin nun? Kasi hindi mo pa kailangan, bigla may darating na naman. Hindi mo kaya ba ngayon pag ang Diyos na natuwa sa'yo? Ang Diyos mayaman siya eh. Hindi tayo prosperity gospel dito, pero nasa Bible kasi yun. Pangako niya yun, amen? Sa kanya lahat yan eh. Kaya ngayon, pag ikaw yung nagtapat, ikaw may reward. So number four, rewards are sure to those that abide and bear fruit. Kaya ikaw namumunga ka pa, puputulin ka ba? Siyempre, hindi. E kung magaling kami playaro, tatanggalin ka ba? Hindi sila nawalan, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya sabi sa dito sa verse 11, ano yung mga rewards? Joy! Yun ang gusto ng malungkot dito. Gusto ko lagi akong malungkot, kaya gagawa ko ng kalokohan. Love! Number, sabi dyan. As the Father have loved me, so I have loved you. Continue ye in my... Gusto niyo ba yung pinagmamahal sa inyo o ayaw niyo? Okay na sa akin yung kaibigan ko lang. Mawawala yung kaibigan mo. Diba? So, mas maganda. Kaya napaganda sa church. Alam niyo ba yun? Pinagsama-sama tayo ito minsan. Yung mga kwento ng mga church member, ang lulungkot eh. Kaya pag magkakasama na naman tayo, ito, kahit wala kang ngayon sa akin, masabi, walang anak. Kaya nakita niyo yung mga bata sa church, laging nakikita mga bata, at least hindi niyo pinapakain. Diba, yung masabi, nagaluhan niyo mo kasi wala siyang anak eh. Saka yung mga tito-tita, di ba? Walang asawa, o. Walang anak. Hindi na pinagkakatuwa yung mga anak ng iba. Pero at least, kung nasa church ka, doon yung nagmamahala tayo. Amen? At lalo na ang Diyos. Minahal ka ng Diyos, kompleto ka na. Amen? And, nabanggit ko na kanina, humingi ka lang kahit ano pa yan. Basta nasa kalobo ng Diyos, ha? Huwag kang ihingi ng dalawang asawa. Basta nga yun. Hindi ibigbigay sa'yo. Pag may nagbigay sa'yo, sa demonyo nagbigay sa'yo. Amen? Kaya lang tayo, magtapat tayo. Amen? Let us be faithful in the ministry of the Lord. Magbunga ka. Always abiding in His Word. At mag-glorify ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos sa'yo, natuwa ang Ama, mayaman siya. May rewards ka. Amen? Hindi mo na kailangan hingin yun. Pero maganda hingin mo din. Lord, kailangan mo rito. Ano na kailangan mo ngayon? Kaya, so yun, ang kailangan na natin ngayon sa church, sasakyan talaga eh. Saka ng place. So, hindi natin yan. Amen? Hindi tayo nagmamadali. Pero kung tinututuan ko talaga kayo, kaya tingin ko pa lang sa inyo, alam ko na yung mga di na ikinig eh. Pag-pray ko na yan. Ito, salamat si Ray, nakatin. Ito, mga matinong ko eh. Sana. Amen? Matalino ka lang. Ako, hindi ako na sa akin yung pastor eh. Ganda yung testimony. Nakinig ko yung testimony yun. Nag-record pala eh. Matawa ako dito kay Dio eh. Gano'ng magtuloy-tuloy. Ito din, magkadahin natin ito. Okay nyo ito eh. Anong pinido mo, God? Ha? Gata Chico. Iba pala kayo, no? Kasi yung mother na. Tama, yung mother niya magkano. Pogi ng mga ano eh. Mga papina din, yung mga pogi din eh. Maganda rin. So, siyempre mga Alonso, di ba? Sambo din. Sambo din. Sino ba? Sino ba? Ano na nalibot ako? Ito mga to. Mga Roble. Mga ano pa. Pero pag lumayo ka sa inyo, sa papakit nyo, maniwala ko yun. I-ibuloy nyo yung TikTok, yung si Pais Pangit. Oh, may kilala ko yun sa Mother Church. Ang pangit na talaga. Maniwala. Alam, ayaw niya na. Basta lang, ayaw ko. Pangit ang buhay. Anyway, let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga kapala, Lord. Sa mga
salita pa yung pinangako ni Lord na Lord po yung manatili sa inyo. Kayo lang po nag-ordain sa amin, namili sa amin, kayo po yung niligtas nyo. Ito po, binisyara namin, niligtas. So tayo pray, kayo po mga niligtas dito ay napaka-privilege namin. Kayo po yung pinalagay yung Panginoon na wa, paalaga namin yung salita. Yung Iglesia Panginoon, we pray na kayo po yung pala sa mga kabataan ko Lord na matili sila. Nagtatapat sa inyo, Lord, sa inyong katuwiran yung mga hinahanap nila, yung mga pangako na inaasahan nila, yung mga pangako ng sinyo, Panginoon. We pray na kayo po yung malas, bawat isa sa anniversary next week, Panginoon. Kayo po yung bigyan ng saya, tagumpay, Panginoon. Ang salamat po, Lord, sa mga pastor, sa mga kota, Panginoon. Gusto dito, pastor, Padua, Panginoon, yung mga kaibigan ng pastor. Gusto Ray, pastor June, pastor Alvin, Panginoon, pastor Mel. Pray na sila po yung kalahin nyo po, Lord, dahil sila na kayabahagi sa gawain. As we start here, Panginoon, may years na kami, pag-organize kami doon, may sila na tapat sa inyo, Panginoon, na